Hi guys! Kumusta po kayo? This is Emmy and happy Thanksgiving po sa inyo na nandito sa Canada because it's the Canadian Thanksgiving long weekend. And today po is nasa airport tayo dahil magbabakasyon po tayo sa Philippines after the pandemic. So we'll find out kung ano yung mga changes ngayon sa mga requirements sa pagbabiyahe papuntang Pilipinas. Okay po, I'll give you some tips kung ano yung mga dapat i-prepare ninyo bago pumunta sa airport sa mga kababayan po natin na magbabakasyon this season or this month of October. So, nag-check-in po kami online kahapon and we had a confirmation of our check-in. So, we came to the airport earlier. So, one tip is kailangan nasa airport kayo at least 4 hours, lalo na kung international ang flight ninyo. Okay? So, para pag merong mga changes, merong mga cancellations or rebooking at mga dapat ayusin, may mga aberya po, is you have enough time para mag-rearrange flight ninyo po. Like nang nangyari sa amin, our original flight, which is supposed to be going to Japan, stopping by Japan, and then Japan to Philippines. Kaso, meron pong aberya na nangyari. They have some problems sa airspace ng Japan, kaya na-cancel po yung flight. Ayun, nagkanda, stress-stress po yung mga passengers kanina. At first, konti lang po yung nakapila, pero later on, dahil sa dami ng mga cancellations, so medyo nagkaroon ng chaos. Meron mga talagang na i-stress kanina, nagagalit. So anyway, so we had to discuss it sa agent po ng Air Canada. And then, inaayos po nila yung reschedule natin, which is naging instead na maigsi na flight, nadagdagan yung oras ng flight namin, na stop na kami ng Vancouver and then Taipei going to Manila. So instead na darating tayo ng 9 PM ng flight 76. So instead na 9 PM po ng Sunday yung dating natin, nagiging na-extend po siya ng morning na ng Monday sa Philippines. Well, at least we have no choice but to take the flights. Kasi otherwise, maganda buhul-buhul na yung mga schedules dahil may mga naka-schedule na po tayo mga meetings. But anyway, so yun ang number one nating gawin. Go to the airport as early as 4 hours para may time kayo mag-ayos ng mga dapat nyo ayusin. And the next one, na hinanap nila sa amin, of course, is yung vaccination proof mo. So you have the picture of that vaccination and the, you know, information. Then, before that, you have to also sign in sa One Health Pass sa Philippines. It is a website wherein you entered all your information as well na sa vaccinations ninyo para nakaready na po yung QR code ninyo. Titignan po yan dito as soon as you check in kung meron kayong One Health Pass. Okay? So, kailangan naka-picture na rin yan, naka-screenshot para easy to access na po sa inyo. And one thing pa na hinahanap sa amin is kahit na Canadian citizen ka na or Filipino-Canadian, you still have to bring your old Philippine passport kasi talagang I'm not sure if it's random, but at least you have to prepare yourself na dalhin yung old passport mo para easy na po yung mga requirement na or mga verification na kailangan nilang gawin sa papel mo to check in. So another thing na nag-may changes din po is yung luggages. Before, we have 2 luggages na free sa international flight dito sa Air Canada. Pero ngayon, they only allowed 1 luggage. Kaya be careful po. Check your tickets. Nandyan po yung agreement. Bring only 1 luggage with you, lalo na kung ngayon lang po kayo nag-book ng mga tickets ninyo, dahil pagdating dito sisingilin po sa inyo yung isang luggage ng $100. And another thing is yung hand carry. Meron din po silang sukatan nung hand carry ninyo or natin po, so make sure na maliit lang po siya at hindi siya bulky dahil magkakaproblema po tayo pagka sobra yung weight
Otherwise, ipapadispose po sa atin, or kung may mga kaibigan kayo na nag-iintay sa o naghatid sa inyo, then papauwi po, or the worst is magpe-penalty po ng $250 doon sa excess nung size and weight nung hand carry baggage, which is very expensive. So be careful po din sa ganyan. So maraming salamat at see you po again. I hope po nakakatulong ako ng konting tips sa inyo sa pagbibiyahe. So again po, let's anticipate na may mga aberya minsan sa ating mga biyahe. So kailangan po prepared tayo at mahaba ang pasensya po natin para hindi tayo ma-stress sa pagbibiyahe. And make sure na prepared yung lahat ng documents. At pagdating din po natin ng Philippines, i-update ko rin kayo kung ano yung mga nire-required naman nila sa atin na mga nagbibisita ngayon sa Pilipinas ngayong buwan ng Oktobre. Okay po? And I wish you, sa mga nagbabakasyon or sa magbabakasyon this time, I wish you a safe and happy vacation. Alright po? Again, maraming salamat and see you again. Happy Thanksgiving ulit! Bye! This is Emmy.